Magandang araw po mga kabarya. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako nga po pala si Mark and welcome to Mark Collections YouTube channel. Ngayon po ay ipipicture po natin ang 1 piso na year 2018 na high mint mark. Ito pong coin na ito ay ang masasabi kong pinakamahirap mahanap sa 1 piso NGC coins. Ayan po. Mas mahirap pa po ito mahanap sa 1 piso NGC 2019 low mint mark. So, ito po. Check po natin. High mint mark po siya. Kung makikita nyo. Yan po ang mint mark niya, nasa baba po, mas mataas po sa word na Jose Rizal. Ayan po. And then, ang isa pa pong palatandaan ay yung sa taas po, yung nakasulat po na Republika ng Pilipinas. Yung word na Pilipinas po dun po sa common na 2018 ay mas indented po yung word na Pilipinas, samantalang dito po sa semi hard to find na coin na 2018 ay mas nasa left po or less, hindi po naka-indent yung word na Pilipinas. Ayan po. Meron po ako dito na yung common na 2018. So, i-compare po natin. Ito po. Ang common po ay yung nasa left side. Then, ang semi-hard to find naman po ay yung nasa right side. Check po muna natin yung location ng mint mark nila. By the way, check po natin ha. Pareho po silang 1 piso 2018. Ayan po. Then, yung location po ng mint mark. Dito po sa common, kung mapapansin po natin, ay halos ka-level lang po or kapantay po siya ng words na Jose Rizal. Ayan po. Samantalang, dito po sa semi-hard to find, ay mas mataas po siya sa word na Jose Rizal. Ayan po. Kita nyo po yung difference. Mas, parang mas naka-float po yung sa semi-hard to find. Dito naman po sa common, ay halos dikit na po siya dun sa ring ng coin. Ayan po. Then, sa taas naman po, check po natin yung word na Pilipinas. Sa common po, makikita po natin yung katapat po ng letter R sa word na Republika ay yung letter P ng Pilipinas. Samantalang sa semi-hard to find po, ang katapat po ng letter R ay yung letter I sa word na Pilipinas. So, ayan po ang pagkakaiba nila. So, ito pong semi-hard, ito po ay classified as semi-hard to find, itong 1 piso na 2018 na high mint mark. Ito po ay mahirap mahanap. So, ayan po, kaya po siya ay semi-hard to find. Bago po tayo pumunta sa price niya, bigyan ko po muna kayo ng some details about this coin. Check po natin. Sa obverse po, ayan po makikita po natin ang portrait po ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. Then sa taas po, makikita po natin nakasulat Republika ng Pilipinas. Then, yung year po na 2018. Then, 1 piso.
Then sa baba naman po nakasulat Jose Rizal. Then makikita din po natin yung mint mark. Sa reverse naman po or sa likod ay makikita po natin yung waling-waling orchid at yung BSP logo or Bangko Sentral ng Pilipinas logo. Alright, ito pong coin na ito ay ang kanya pong composition ay naked plated steel. Meron po siyang bigat na 6 grams. 6 grams po ang bigat niya. Ang kanya pong diameter ay 23 millimeters. Ang kanya pong thickness ay 2.05 millimeter. Yan po. Ang edge po niya ay segmented. Meron pong part na plain at meron din pong part na readed. Ayan po. Ang 1 piso 2018 NGC high mint mark coin. Okay, sabihin sa price na po tayo. Sa ngayon po, ang presyo po nito sa market or sa mga Facebook group, nabebenta po ito ng 100 pesos pataas. So, ayan po, mga 100 to 200 pesos. Mga ganun po ang presyuhan niya ngayon. Kasi mahirap po ito mahanap ngayon. Hindi po tulad nung 2019 na low mint mark, mas madami na po ngayong nakikita ng ganun. Ito po, madalang po ako makakita nito pati sa mga Facebook group ng mga related sa coins. So, ayan po lamang. So, pag po kayo, check nyo rin po inyong mga 1 piso coin na 2018 NGC. At baka po ay makita kayo nito nung ganito po. So, ulit, ang palatandaan po ay yung mint mark po niya ay mas mataas sa word na Jose Rizal. Then, yung Pilipinas naman po sa taas, katapat po ng letter I yung letter R sa Republika, sa word na Republika. So, ayun po. So, yun po lamang para sa videong ito. Maraming salamat po ulit sa pag-view ng ating video. And please, pa-like naman po and pa-subscribe. At pa-click na din po ng notification bell para updated po kayo pag meron po tayong bagong uploaded na video. So, muli, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Bye-bye po.